ang maririnig mo, ayan, hindi ka na mahal ng Diyos. Tukso po yun. Laging tandaan mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, magsanay po tayo dahil may ginagawang malaki ang Diyos sa Pilipinas. Ang Amerika kaya naging superpower, dalawang ulit silang nagkaroon ng depression. Parehong 10 taon. Noong 1929 hanggang 1939, nagkaroon sila ng depression, economic depression. Mga milyonaryo tumatalon sa kanilang gusali at nagpapakamatay. Pagkatapos noon, Second World War. Pero after that, na makapagtiis sila at makapagtagumpay, sila po ay superpower dahil na-unify sila nung trahedya. Kaya nga po, ang kailangan ay great awakening. Yung pagpapanibagong sigla at alam sa Diyos, yan po ang kailangan ng Pilipinas. Amen po ba? Kaya nga hanggat ang simbahan ay hindi pinupuntahan ng mga maaalab na mananampalataya, kailangan pa ang panalangin. Kailangan pang gatungan mo yung tinatawag na fuel the fire of prayer. Iyo pong pag-alabin ang prayer life mo. At laging tatandaan mo po na kapag malapit na ang iyong promosyon, may mga pagkakataon na parang imposible ang lahat at napakalayong mangyari. Ang akin pong ipakikiusap sa inyo, huwag mong pag-aalinlanganan ang sinimulan mong pagtitiwala sa Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, basta mangyayari. Tayo ay manalangin. O Diyos, aming Ama, na may lalang at likha ng lahat ng bagay, Ikaw ang nagsisiwalan at ibig naming mabuhay na laging nasa iyong patnubay at nasa iyong pag-akay at nasa iyong direksyon. Kaya gawan mo ito sa aming lahat at makita kaming kaibang-kaiba ang buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang pinakamaganda pong paraan ng pagliligtas ng tao, ikukwento mo ang mga pagpapala mo, ang mga tagumpay mo, ang mga himalang naranasan mo. Kaya nga kung titingnan po natin ang mga sumulat ay ang ikinukwento nila sa kanilang liham sa Biblia ay yung mga tagumpay na ginawa sa kanila ng Diyos. Now moment of prosperity and success. Yun pong moment ay saglit lang yan. Kaya ang buhay po natin from moment to moment. Kaya nga kung hindi ka po magiging sensitibo, baka malampasan ka ng malampasan ng moment of prosperity and success. Isang kisap mata lang po ang kaunlaran at tagumpay. Ang prosperity po ang ibig sabihin ay nakikita mo ang pagkilos ng Diyos. You see the moving of God. Kaya yan po ang dapat nating matutunan na laging bukas ang ating espiritual na mata at espiritual na tenga. Sapagkat bawat sandali po, araw-araw, kailangan makita natin ang kilos ng Diyos. At laging unawain po natin ang prosperity, una yon bago ang success. Ang prosperity po ay nagsisimula with wisdom. Kaya nga po sabi ng Biblia, if you lack wisdom, pray. Kaya, ang bawat sitwasyon pong imposible, ang katapat lang niyan ay wisdom. Ang kakapusan, ang kailangan lang ay wisdom. Ang sakit, ang kailangan lang ay wisdom. Sapagkat one
wisdom or great idea will propel your life to a level. Ano po? Ikaw po ay pakikilusin ng isang karunungan because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, panimula pa lang po yun. Pero yan po'y sunod-sunod at yan po'y consistent at yan po'y hindi nagtatapos. Now, moment of prosperity because a prosperous life is someone or a person that know how to use the ability of God. Kailangan matutunan mo po yung kakayahan ng Diyos. To use the ability of God to help mankind in whatever they are in need of. Tatanungin ko kayo, yung iyo po bang kalagayan sa buhay na kapagbibigay ka ng tulong sa mga kapuspalad regularly, hindi once in a lifetime, yun pong tuloy-tuloy. Kaya nga po nais kong ipaunawa sa bawat isa, it's your lifestyle. Yun po ang tinitingnan ng Diyos. Kaya nga po dahil patutuo, katulad kanina, ang aga ko kanina, dahil may gawain sa Club Filipino, darating doon ang Pangulo at ang Chief Justice, kaya maaga ako, hindi ako nag-broadcast ng live. At sa paglalakad ko, dahil ako ay nakasuot ng barong, aywan ko, ang mga taong nakakasalubong ko'y parang sa tingin ko ang mukha nila ay maliligaya sila. At sabi nung binatilyo na nagtitinda ng taho, "Sir, good morning po." Naunahan ako. Sabi ko, "Good morning. O, kumusta ang benta?" "Wala nga po eh." So, nung pagsabing walang benta, sumiksik sa isipan ko na bigyan siya ng pera. Pero dahil ako nagmamadali, mali-late ako, sabi ko, "Panginoon, baka isipan ko na naman ito." Kaya, natapos ang gawain ng mga 10:30 na siguro, pabalik na ako dahil lakad ako, mahirap ang parking pag ganong may gawain. At nakita ko uli, iba naman ang pwesto. "O ano, kumusta? May benta na ba?" "Wala pa nga, sir." So noon ko nagawa sa ikalawang pagkakataon, yung udyok ng banal na espiritu na bigyan ko siya ng pera. Hello? Amen. Nandun eh. Pag hindi ko pa binigyan, ay tengang kawali na ako. Matigas na ang aking puso. Baka magtampo ang banal na espiritu. Kaya binigyan ko siya ng pera at nagulat siya. "Wag na, sir. Hindi ka ako. Pastor ako." Kaya nga po, nais kong ipaunawa, magsasanay ka sa bulong ng banal na espiritu. Sabihin mo sa iyong katabi, yan ang susi ng payapang buhay. Oh, purihin ang Panginoon. Now, moment of prosperity. Ang bawat saglit, laging pangkasalukuyan ang kaunlaran. You miss it, then you will wait another day. Kaya hindi mo dapat makaligtaan ang ginagawa ng Diyos na kaunlaran. At laging unawain mo po na kailangang ikaw ay sensitibo. Kaya nga, ngayong 11 gabi, kung titingnan po natin sa diksyonaryo, that prosperity is thriving condition, success, economic well-being. Yun po ang prosperity. And then ang success naman, sangayon sa diksyonaryo, favorable or desired outcome, the gaining of wealth and fame. Nais ko pong ipaunawa sa bawat isa na gusto ng Diyos na ikaw at ako'y maunlad. Ayaw niyang tayo ay nagdarahop. Kaya iwasan natin yung kasabihan at kailangan magtagumpay ang bawat Pilipino dito sa kasabihang ito. Ano ang kasabihan ng Pilipino? Hindi baling mahirap. Huwag lang magkasakit.
Bago yun. Ang narinig ko, hindi na baling mahirap basta hindi gumagawa ng masama. Kaya nanay naman ay huwag magkasakit. Siya nga naman po, ganun ang sawi kain ng iba. Kaya ang nangyayari, yung sinabi niya, yun ang nangyayari. Wala nga sakit, pero mahirap. Eh, linikha tayo para makatulong sa kapuspalad. Nakukuha niyo po? Kaya nga, yung isang lalaking faith minister, ang alam niya ay kaunlarang kasaganaan, material, at dahil kasi ang daigdig ay ganito. Ang terminology at definition ng daigdig sa success ay ganito. Fortune, hindi po yung magazine. Fortune, fame, ano pa? Fortune, fame, pleasure, and power. Ito po yung gusto ng maraming tao. Normal po ito. Kaya't kung titingnan po natin, ang tao, dahil sinanay sila ng materialistic Western world, na kailangan para ang tao ay maging successful, kailangan meron siya ditong apat na ito. Ulitin kong muli, ano yung una? Fortune, fame, ano pa? Pleasure, ano pa? Ayun, yun yung gusto ng tao. Power. Pero, sangayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, kapag nakamit ito, wala naman ang tatlong bagay. Contentment, fulfillment, and satisfaction. At makikita natin na maraming nasasayang na mga binibili. Dahil ang akala nila sa kanilang pagpupunyagi, dahil kapag ang hinanap ng tao ay kayamanan, they will work hard and harder, hanggang wala na siyang oras sa kanyang pamilya. Hanggang wala na siyang oras sa kanyang mga anak. Nakuha yung kanyang pangarap, pero malayo na ang loob ng kanyang mga mahal sa buhay sa kanya. Bakit? Walang oras. May pera, pero walang pagmamahal. At natuto itong faith minister na ito at nagbago ang kanyang pagtingin sa prosperity message. Nung siya ay pumunta sa isang lugar sa Italy, dahil gusto niyang makausap yung napakahusay na opera singer. At siya ay nagpakilala dahil siya ay may malaking imprenta ng mga aklat sa Amerika. Siya ay nagpakilala. At laking gulat niya sapagkat napakayaman ng opera singer. May yate sa harapan ng kanyang mansion, sa harapan ng malaking dagat. At ang sabi niya, oh, you are very successful person. You are very happy because you have everything. No, it doesn't give me happiness. All these things does not give me happiness. At ang tanong niya, eh bakit mukhang ikay maligaya? It is not the material wealth. Kaya ako'y maligaya. Sa tuwing ako ay aawit at nakikita kong mga tao ay tuwan-tuwang marinig na ako'y umaawit, yun ang kaligayahan ko, hindi itong yate, hindi itong mansion. Sapagkat ako'y nakapagpaligaya ng tao. So true prosperity is investing your talent for the betterment of the life of others. Yan po ang tunay na kasaganaan, magpaligaya ka ng ibang tao. Eh, ang tinitingnan natin lagi ay sarili natin. At lagi tayong nagsisiguro na hindi tayo magugutom. At pag mapapanis na dahil hindi natin kayang ubusin, saka natin ipinabibigay sa basurero. Eh, hindi po dapat ganun ang buhay. Kaya nga,
ngayong 11 gabi, now moment of prosperity and success. Ano po ba ang prosperity as God designed it? Kung titingnan po natin, marami po tayong pwedeng tukuyin na mga talata. Pero kaya gusto ng Diyos na ikaw ay maraming pera, hindi para sa pera. Tingnan natin sandalit silipin ang isang talata na magbubukas ng pintuan sa inyo para hindi ka na maghangad ng pera para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay lang. Tandaan mo po, kapag ikaw po ay pinasagana ng Diyos, hindi mo na iisipin pa kung paano mo tutustusan ang lahat ng iyong kailangan. Dahil sobra yan. Check. Sa Zechariah 1:17. Cry yet saying, thus saith the Lord of hosts, my city's true prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. Pansinin po natin yung word na yet. It is future time ang tinutukoy. Cry yet. So, huwag kang hihinto ng pagtawag. Sabihin mo sa kanila, ang kinakausap niya, ang propetang Zechariah, na ito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo ng langit. Ang aking mga lungsod sa pamamagitan ng kaunlaran. Wow! Sa pamamagitan ng kasaganaan, pansinin po natin, ang ibig ba sabihin ang Jerusalem ay pupunta sa Davao? Hindi po. Hello? Kaya mali ang pag-aakala ng iba na ang New Jerusalem daw ay nasa Korea. Ang New Jerusalem daw ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Hindi po. My city's true prosperity shall yet be spread abroad. Na ang ibig sabihin, ang mga lungsod na aking pinagpapala ay makikilala sa buong daigdig. Kaya pansinin po natin ang kapirasong sukat ng Republic of Israel. Number 2, agricultural exporter. Number 2 na exporter ng diamond. Eh wala naman siyang mina ng diamond. Nung pagpunta ko roon noong 2009, dinala kami nung aming guide sa lugar ng gawaan ng diamond o yung setting ng diamond. Sabi ko, Diyos ko, akala siguro nitong guide ay kami ay mga milyonaryo sa Pilipinas. At inaalo kami ng mga diamante. E di, nagkunwa na rin akong may pera. Sabi ko, purihin ang Diyos. At talagang parang may ipinakikita ang Diyos. Isip-isipin mo po, bakit maunlad ang Israel ay napakaliit na lupain? Dahil sinabi ng Panginoon . Kaya pag pinaniwalaan mo ang sinabi ng Panginoon, hindi hanap buhay mo ang magpapaunlad sa iyo, kundi yung sinabi ng Panginoon. It is not our work, but it is always the anointing. Huwag mo po yung kalilimutan. Thus saith the Lord of hosts, my city's true prosperity shall yet be spread abroad, and the Lord shall yet comfort Zion, and shall yet choose Jerusalem. Na ibig sabihin, sa dami ng lungsod, hindi aalisin ng Diyos ang kanyang ipinagpasya na sa Jerusalem lamang ang kanyang paboritong lungsod. At kung titingnan natin sa Ezekiel, that Jerusalem is the center of the universe. Hallelujah! The Lord shall yet comfort Zion. Kanyang aaliwin ang Zion at kanyang pinili ang Jerusalem. Ngayon natin pong unawain sa Deuteronomy. Dahil kailangan makita mo po yung now moment of prosperity and success. Sa 28:1 ng Deuteronomy, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So ito po ay complementary doon po sa Zechariah 1:17.
So paano po ang kasagana at kaunlaran at kayaman ng buhat sa Diyos kapag ang kanyang bayay naging maalam sa salita ng Diyos? Gusto mong tumanggap ng kayamanan ng Diyos, magpakaalam ka sa salita ng Diyos. Praise God. Kaya ang sabi rito, if thou shalt hearken diligently, hindi po basta pakikinig. Amen? Kailangan yung pong diligence ay buong sikap na may pag-unawa, na pag hindi mo naintindihan, Lord, hindi ko po maintindihan, ano po ba yung sinasabi? Basahin mo sa iyong Biblia. Hindi ka titigil hanggat hindi na ipaliwanag ng Espiritu ng Diyos kung ano yung iyong narinig. Huwag kang papayag na tagapakinig ka lang sapagkat ang pinagpapala ay yung manggagawa ng salita ng Diyos na kanyang narinig. At kapag isinagawa mo, magugulat ka. Known truths shall set you free. Pag natuklasan mo at natutunan mo ang katotohanan ng nasa salita ng Diyos, laging tandaan po natin, the Bible is not about the Word. It is the Word of God. Amen? Ito po'y salita ng Diyos. From Genesis to Revelation, ito'y salita ng Diyos. So ano raw ang sabi? Diligently hear the voice of the Lord. So what is the voice of the Lord? Ito pong salita. Amen? So pansinin po natin kung ano ang voice of the Lord. Gusto niyong makilala ang tinig ng Panginoon? Tingnan natin. Sa 1 Kings 19, sa verse 7. And the angel of the Lord came again the second time and touched him and said, arise and eat because the journey is too great for thee. Dito po ay nanghihina ang loob ni, sino po yung propeta dito? Si Elijah, nanghihina ang kanyang loob. Kaya siya po ay pumunta sa isang kuweba. At laging tatandaan mo po ang iyong kaunlaran ay nasa kung saan lugar ka iniutos ng Diyos na pumaroon. Nung tagutom, saan siya inutusan ng Diyos na pumunta? Sa Kerit. At nung maubos ang tubig ng Kerit, yung bukal, saan siya inutusan uli ng Diyos? So it is always listening to the voice of the Lord. Ang sabi niya, pumunta ka sa isang babaeng balo at wala ng pagkain yon. Mas natandaan mo po kung saan ka iutos ng Diyos na puntahan, uunlad yung pupuntahan mo. Kayo po ba pag pumunta sa isang lugar ay natutuwa yung iyong pinuntahan o naiinis? Natutuwa. Sigurado kayo? Purihin ang Panginoon. Kaya, alam mo, kailangan niyang tayo eh. Sa verse 11, ayan, natumbok natin ngayon. 1 Kings 19:11. And he said, go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord pass by, makinig po kayong mabuti, and a great and a strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks before the Lord. Parang Yolanda, ano? But the Lord was not in the wind. So, wala ang Diyos sa Yolanda. Hindi sa Diyos ang Yolanda. Amen? Hindi sa Diyos ang bagyo. Hello? Amen. Kaya mali yung sinasabi ng insurance, act of God. Ang Diyos po'y mabait. Hindi po siya sadista. At ang sabi dito, ano ang kasunod? But the Lord was not in the wind, and after the wind, an earthquake. Sa buhol naman. But the Lord was not in the earthquake. Kaya huwag nating pagkakamali na ang Diyos ang kasama doon sa lindol, na ang Diyos ang kasama sa bagyong malalakas. No! Napakalinaw po, wala ang Diyos sa malakas na hangin, wala ang Diyos sa lindol. Kaya hindi pwedeng act of God ang baha. No. Yung baha ay likha ng kalikasan dahil kinalbo ang kabundukan. Hello? It's not the act of God, it's the foolishness of men. Sa verse 12,
And after the earthquake, a fire. Aba, matindi. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. So kailan mo maririnig ang boses ng Diyos after the wind, after the earthquake, after the fire? Nang ibig sabihin, huwag kang magugulumihanan pag dumating ang bagyo, huwag kang magugulumihanan pag lumilindol, huwag kang magugulumihanan kung dahil sa lindol ay magkaroon ng forest fire. Huwag kang magugulumihanan sapagkat pag nanahimik ka, maririnig mo ang maliit na boses ng Panginoon. Kaya sa punto ng kawalang pag-asa, makinig ka lang at maririnig mo wisdom from above. Kaya nga ang sabi ni James, consider it all joy when you suffer various trials. Kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, hindi darating yung malaking pagpapala after the trial. Kailan darating ang pagpapala after the trial? Because God is training us to learn wisdom out of the trial. Nakukuha niyo po? Dahil tingnan mo, kung bibigyan ka agad ng 10 million, baka sa isang buwan, ubus na yun. Because you are not trained on how to be good steward. Kaya nga po, sa panahon ng kakapusan, doon ka sasanayin ng Diyos kung paano pangangasiwaan ang maliit, ang tapat sa maliit, magtatapat sa malaki. Kaya nga, sabi nung isang mensahero, at sabi niya, alam mo, ang tawag ng Biblia sa hindi nag-iika po ay magnanakaw. At ang sabi niya, dahil conference ito, kaya, kung ang mga miyembro ninyo ay hindi nag-iika po, bantayan ninyo yung miyembro nyo, huwag papasukin. Dahil sabi niya, kung may magnanakaw bang kilala mo at papasok sa bahay mo, papasukin mo ba? Hindi, sasara mo ang bahay mo. Ganon din dapat sa simbahan, sabi niya. Dahil ang hindi nag-iika po, ang sabi ng Malakay ay magnanakaw. Nakakuha niyo? Parang totoo. Pero dahil nga po tayo age of grace, hindi naman natin makikilala kung nag-iika po. Dahil nakasobre. Kaya pag kahit 20 pesos ang laman, gracefully lalakad yan. Hindi naman alam eh. Pero ang mahalaga yung puso. Pero mas maganda na rin kung malaki. Amen. Dahil ang sabi ron, ang nagbibigay ng kakaunti ay mag-aani ng marami. At ang nagbibigay ng marami ay? Ayun. Kaya kung isang salop lang ang itinanim, yung kasing dami lang ng isang salop. Kung isang sako, kasing dami ng isang sako ang magiging ani. Kaya napakasimple po ng prosperity. Kaya huwag mong aakalain na kapag nasa pagsubok ka, ikay nakalimutan na ng Diyos. Hindi po ganun ng Diyos. Ang Greg Durante Ministries ay malugod po kayong inaanyayahan sa ating pagdiriwang ng 29th na taong anibersaryo sa darating na April 21, 2016 sa ganap na alas 6 ng gabi sa ballroom ng Crown Plaza, Ortigas, Pasig City. Tayo po ay magkakaroon ng sacrificial banquet dinner na may ticket price na 2,500 pesos. Ang inyo pong ambag at kontribusyon ay kapaki-pakinabang upang tayo'y manatili sa himpapawid at mapakinggan ang mabuting balita. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0922-820-9865, 0922-820-9865 o sa telepono bilang 723-8752, 723-8752. Huwag na huwag po ninyong ma-miss ang espesyal na event na ito para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. See you there! God bless! Hindi po siya na iinis sa atin kahit tayo ay makulit pagminsan at pasaway. Ang Diyos po, mahal na mahal pa rin tayo at hinihintay niya na mapagtagumpayan natin yung paslit na ugali. Ang tawag po doon ay childishness. Ang gusto niya ay childlike faith na laging naniniwala sa Kanya. Anak, gusto mo ba na
dalhan kita ng ganitong kalaking pagpapala. Opo, Panginoon. Pero ang mga childish, nako, paano ba mangyayari yan? Hindi ako maniniwala na bukas ay babahan ng pagkain dito sa lungsod. Imposible! At sabi ng propeta ng Diyos, basta po sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. Ang sabi ng propeta ng Diyos, mangyayari yun bukas ng umaga, masasaksihan mo, pero hindi ka makakatikim. Dahil bukas ng umaga, ang kamatayan mo, matatapakan ang liig mo at mamamatay ka. Dahil rampage eh. Kaya hindi siya pwedeng sarhan pa yung dahil gutom ang mga tao. Eh, pag ang tao po'y gutom, walang batas na sinusunod. Kaya nga, yung kaunlarat kasaganaan ay tiniyak ng Diyos kung ikaw ay magiging maalab sa pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos. At ang mga pagpapalang ito ay darating sa inyo saan man kayo pumaraon, kayo ay pagpapalain ko sa bukid o sa bayan man, sa lungsod, o kung saan mang lugar. Dahil kayo'y masunurin sa aking salita, kayo'y pasasaganain ko. At ang sabi sa Joshua 1:8, ano rin ang kailangan para sa kaunlaran at tagumpay? Ang sabi ron, iisa po ang paraan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then, yun po ang big word yan, then. For then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Kailan ang success? If your ways are prosperous. Ngayon, ano po bang meditation? You are discussing to yourself the word. So, iyong ipinaliliwanag sa sarili mo, sarili ko, makinig ka dahil ikaw daw ay tutustusan ng Diyos ang ayon sa kayamanan ni Jesucristo. Hanggat hindi naniniwala ang iyong isipan, ulit-ulitin mo, sarili ko, ang sabi ng Biblia, that my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. At hindi pa rin maniwala, paulit-ulitin mo, yun po ang meditation. Hanggang sa malaya mo ng ipagkakaloob kahit 1,000,000. Why? Because inside you are convicted by the power of the Word through the Holy Spirit. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga, ating unawaing mabuti. Number one, speak to yourself the promises that you stand on. Sabihin mo yung mga pangako ng Diyos na iyong tinatayuan. Mangyayari yan. At paano ang pagtayo? Avoid double-mindedness. Huwag ka pong pabago-bago ng isip. Basta paniwalaan mo day one hanggang sa completion, ipahayag mo yung pangako ng Diyos, by His stripes I am healed. Amen? I can do all things through Christ who gives me strength. Yung nahihintakutan ka, I can do all things through, para kang, basta pa ulit-ulit, I can do all things through, kahit na matisod ka, I can do all things through Christ who gives, I can, at mapapansin mo na, hindi ka nakakaramdam ng kirot. Bakit? Sapagkat hindi nakapokus ang iyong sarili sa bahagi ng iyong katawan, sapagkat ikay nakatuon ay sa iyong kinakabisang pangako ng Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya lang naman kumikirot ang balakang ng marami dahil laging iniinda, laging iniisip, at laging ipinapahayag, they are meditating yung sakit sa kanyang balakang. Alam mo, masakit ang balakang ko, kaya hindi ako nakadalo. Alam mo, yung balakang ko, ay, pag tuwing mag-uusap kayo, balakang niya ang pinag-uusapan. Amen? And that is meditation. Hello? So you are convincing your body not to function healthy. So avoid double-mindedness, guard your mouth. Ay ano, kung marami akong anak, masaya naman kami. Ay yung mga anak kaya masaya. Nakukuha niyo po. Alin ang maligayang anak? Yung dalawa lang silang magkapatid o yung 12? Yung 2 lang. Yung 12 magiging maligaya, pero matagal. Halimbawa, 2 anak,
Ito po'y practical. Dalawang anak, ang sweldo ay 300 a day. At dalawang anak, 300 a day din ang labindalawang anak, 300 a day din ang sweldo. Paano ang pagkain ng labindalawa sa 300 at paano ang pagkain ng dalawa sa 300? Sino ang mas masarap ang pagkain? Ayun. Ngayon, hindi ko po kayo pinalulungkot. Ipinakikita ko lamang dahil lampas na naman kayo sa kung may anak ang labindalawa, mayroon akong kaibigan, 13 ang anak. Talagang higpit sintron nga lang, pero nung makapagtapos ang kanyang mga anak, siya naman ay palagay na ang loob at na-stroke dahil nga sa sobra namang pagpapala. Alam mo, lahat po yan ay management yan. Amen? Huwag kang, pag nakakuha ka na ng pagkain, katulad nung isang mag-asawa doon sa isang simbahan sa Kabuyaw, namatay agad dahil pagkakatapos ng gawain, ang kinakain ay two-piece chicken. At gustong-gusto yung malutong na balat. Inaraw-araw nung mag-asawa na ang tanghalian nila two-piece chicken. Namatay. Na-stroke. Hindi po masama yan kung paminsan-minsan. Amen? Kaya nga po ating unawain, guard your mouth, lips, heart, and eyes. Keep yourself far from the snares, gins, nets of the enemies. Meron tayong kaaway, hindi tao, na merong patibong, ano pa, gins, ito po yung panghuli ng ibon ba yun o ano? Yun po'y panghuli, yun po'y pain. At merong nets na panghuli ng mga mababangis na hayop o ng isda. Kaya ito po'y nagbabantay araw at gabi, hindi ka naman magiging conscious dyan sapagkat ikay nakakarinig ng boses ng Panginoon at i-develop mo yung iyong pakikinig sapagkat bababalaan ka nung tinig ng Diyos kung saan ka daraan. Kaninang umaga, ang appointment ko alas 7, na dahil nga po nakakatulog kami 1:30 na. At dahil po, 10 gabi na, medyo ang katawan din ay napapagod dahil tao rin naman ako. Wala na ako sa anointing pag ako'y pauwi na. Pero nandun pa rin sa protection ng Diyos. So, nakatulog kami. At ginising ako ng asawa ko. Anong oras nang gisingin mo ako? 6:30, alas 7 ang appointment. At ang unang isip namin, huwag ka na kayang tumuloy. Ay, sabi ko, hindi eh. Dahil mahalaga yun, prayer breakfast anniversary. So, ang unang ginawa ko, hindi ako nagmadali. Huwag kang magmamadali pag may hinahabol kang oras. Hindi mo yan aabutin. Hello? Mag-relax ka lang, kaya normal, parang wala akong pupuntahan. Pero pag labas ko, ang sabi ko, Diyos ko, tatlo ang pwede kong daanan. At hindi ko alam kung alin ang maluwag at hindi ko rin alam kung ano ang heavy traffic. Dahil pag minsan, kahit na yun sa Google, pag minsan mali eh, dahil alas 9 pala nung nakaraang gabi yung report, kaya walang traffic. Pero pagdaan mo, puro traffic, hindi napalitan. So, dahil nga po, tinig ng banal na Espiritu ang pinakikinggan ko. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko po alam ang baba ng Skyway. Kaya ikaw na po ang bahala. At ang sabi ng banal na Espiritu, malayo pa ako sa Magallanes. Ang sabi ng banal na Espiritu, dumiretso ka. Sa Maynila ka dumaan. At nagdadalawang loob ako, mas malapit ang EDSA kaysa iikot ka ng Maynila. So nangangatwiran yung isipan ko, pero ang sabi ng tinig, diretso ka sa Maynila. At alam mo, pagdaan nung pababa ng Magallanes, apaw ang sasakyan hanggang Skyway. Hindi ako nahirapang madiscern na matrapik sa ilalim. At pagdaan ko, nung makita ko ang EDSA, hindi gumagalaw ang EDSA. At true to the voice, 7:30, nandyan na ako sa Club Filipino. Tama-tama sa alas 8 gawain.
bakit nakarating ako sa ganong kabilis? Sinunod ko ang direksyon ng Diyos. Laging tandaan mo po, guidance, leading, and direction of God. Yun po ang titiyak sa iyong kasaganaan. Ulitin kong muli, guidance, leading, direction of God. Kaya makikinig ka. Amen? Ngayon, atin pong unawain. Guard your mouth, lips, heart, and eyes. Huwag kang magsasalitang kontra sa salita ng Diyos na iyong binubulay. Eh, by His stripes, siguro hindi totoo ito. Siguro, bakit hanggang ngayon may kirot? Eh, basta totoo yung salita ng Diyos, hindi yung iyong pakiramdam. Hello? So, papasok sa iyong isip, baka ikamatay ko ito. Baka... So, magpagamot ka na lang kung ikaw din lamang ay ganun. Hello? Humanda ka sa milyon-milyon na magagasta mo araw-araw. Eh, baka lalong mamroblema kapag hindi niya kayang bilhin yung 30 pesos na gamot ay 10 yung iinumin niya araw-araw. Hello? Kaya nga, unawain nating mabuti, it is always the voice of the Holy Spirit. Listen to the direction. Listen to the leading. Ano pa yung pangatlo? Guidance. Purihin ng Panginoon. Basta ikay na sa patnubay ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay kasama mo, at kung saan ka dalhin ang boses ng Diyos, kaluwalhatian pa rin niya kahit kabiguan. Oh, purihin ng Panginoon. And then, secondly, hold on to the vision that is in the promises. It's not goal setting, it's not strategizing. It's the vision all the way. Amen? And the vision, you will listen to God on how that vision will be fulfilled. So saan ka kukuha ng mga step by step na gagawin mo sa pangitain ng Diyos? Sa pakikinig! Oh, purihin ng Panginoon. And then thirdly, maintain your confident expectation. Ipagpatuloy mo at panatilihin mo yung iyong tiwalang-tiwalang pag-asa na may gagawin ng Diyos na ang lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik niya ng doble, at ang kalusugan mo ikay patitibayin at patatagan. That is a confident expectation because you trust God. Oh, purihin ng Panginoon. And then idagdag mo pa, daily, claim, pronounce, announce, demand. Purihin ng Panginoon. Sa 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3. Alam mo, ito lang ang aking natutunan. To always wait, then keep on praying, and do not rush. Maghintay, magpatuloy manalangin, at pag wala kang naririnig sa Diyos, huwag kang mag-aapura. Nagkaroon ng problema si Abraham dahil nag-apura. Kaya nga, unawain mong mabuti, be still and know that He is God. Ang pinakamaganda pa rin ay ang makilala ang Diyos. So wait, pray, and then refuse to rush ahead without the direction of God. Eh, ano po ba ang may isang formula para ikaw ay maging matagumpay, sabi ng isang lalaki na napakahusay na mangangaral. Submission plus humility minus worry equals relief. Submission plus humility minus worry equals relief. Ano po ang sabi ng 1 Peter 1:3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So pansinin po natin, ang sulat na ito ay sinusulat niya sa mga nawalan na ng pag-asa. Ito pong sulat ni Pedro ay sa mga nawala na ng pag-asa, sa mga taong
hindi makitang sila'y magtatagumpay pa. Kaya nga, sabi rito, pinagpala ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na sang-ayon sa masagana niyang awa ay muli na tayo ay kanyang isinilang. Woo, glory! Yun pong bigatin is to be born again into a lively hope. Kaya mula sa kabiguan, mula sa pagkalugi, mula sa pagkakasakit, merong buhay na pag-asa na ikaw ay gagaling, na ikaw ay muling magkakapuhunan, na ikaw ay muling iaangat ng Diyos sa level na hindi mo naisip. Sapagkat laging tandaan mo, kapag ginawa mo, maramot ka. Pero kapag Diyos ang gumawa, magdiriwang ka sa Diyos at sasabihin mo, dahil sa Diyos, kaya dalwa ang bahay ko. Dahil sa Diyos, kaya ako'y may apat na sasakyan. Dahil sa Diyos, ang ipagmamalaki mo'y Diyos, hindi ang iyong sariling ginawa. Hello? We were born again to a lively hope. Nagkaroon kami, sabi ni Pedro, tayo ay may buhay na pag-asa dahil sa Jesucristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay. Namatay na tayo sa pangarap. Pero muli kang babubuhay ng Diyos na sa pangarap na yon. Namatay na tayo dahil tayo ay matanda na at wala na tayong kakayahang kumita pa. Pero bubuhay ng Diyos yung iyong pangarap noong ikay bata pa at ikaw ay iangat ng Diyos, ikay pagpapalain ng Diyos. Ang gagawin mo lamang ay magkaroon ka ng maligayang, maligayang, maligayang pag-asa sa Kanya. Kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Pag naniwala ka, kakayanin mo, for I can do all things through Christ who gives me strength. Pag naniwala kang kaya ng Diyos, ikaw ang gagawa dahil lalagyan ka niya ng kapangyarihan para kayanin mo. Hindi siya ang gagawa, ikaw ang gagamitin ng Diyos para magawa niya yung kanyang sinabi. Kaya walang buhay ang tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, walang buhay ang tamad. Walang pagkain ang tamad. Ang pinagpapala lang, sabihin mo sa iyong katabi, ang katulad kong masipag. Ngayon, pandilatan mo siya. Talaga? Ang Diyos po ay napakabuti. Ngayon, what is claiming? Ang claiming po ay ganito. Focus on the Lord Jesus Christ. Trusting the living and abiding Word of God. So faith in Jesus and His Word. The Word of God is truth. The Word of God is relevant at any age, at any time. Kaya nga, iyong unawaing mabuti. No test, no growth. No test, no prosperity. Wala pong umunlad na hindi isinabak sa mga pagsubok. Ito po, tatanungin ko kayo. Halimbawa kaya at si Manny Pacquiao ay hindi nag-insayo. Halimbawa, merong ibang nangangarap gusto kong magkaroon ng gold medal sa speech. Eh, hindi naman nag-aaral kung paano mag-pronounce. Wala namang training, walang paghahanda. Ang tawag po doon ay fantasy at illusion. Nakukuha niyo po? Kailangan magsanay ka. Kaya kung ibig mo ng masaganang buhay, magsanay ka ay sa pagpaparangal sa Diyos. Magsanay ka ang papiso-piso, nag-aalay ka sa Diyos ng sobra doon sa iyong ikapo. Magsanay ka na magkaroon ka ng tatlo, tithes, offering, and giving. Yan po'y salita ng Diyos. The Word of God is settled in heaven and the Word of God is alive. Kaya pag sinunod natin ang salita ng Diyos, kasunod na po ang prosperity and success. Kaya nga, believe God and you shall be established. Believe His prophet! Believe His prophet! And you shall prosper. And you shall have good success.
Nakukuha niyo po? Kaya nga pag pinaniwalaan mo ang naririnig mo sa tuwing makakarinig ka ng pangangaral, paniwalaan mo lahat yung iyong narinig at uunlad ka, magtatagumpay ka, yayaman ka, gagaling ka, magkakaroon ka ng puhunan, magkakaroon ka ng bahay, mangyayari ang lahat ng sinasabi mo dahil ang salita ng Diyos na laging sinasabi mo, hindi babalik na hindi natupad ang ibig ng Diyos. Kaya ngayong gabi, sabihin mo, ibang-iba na ako. Pag sinabi pong pronounce, tatlong bagay. You have to exercise your authority. And you have to change your attitude. And you have to remove all anxiety in your life. So kailangang panindigan mo na kay Hesukristo, ikaw ay linakipan ng kapangyarihan na magpalayas ng diablo, magpagaling ng may sakit at yumaman. You have an authority. So, change your attitude. Remove all anxiety. Amen. Ganito ang anxiety. Ano? Lilipat na naman tayo ng apartment. Eh, sanay na ako dito. Eh, sinabi ng Diyos, lumipat ka sa ibang lugar. Pag sinunod mo ang Diyos, doon sa iyong pagsunod, doon ka pagpapalain ng Diyos doon sa lugar na kanyang iniutos na puntahan mo. At doon din, ikaw magkakaroon ng sariling bahay. Kaya maganda na ang masunurin. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda na ang masunurin. So, ang pronounce po, to utter officially. So, ipinapahayag mo ang mangyayari sa iyo. To use right speech in order to produce. Amen? Kaya mamaya pag uwi mo, ipahayag mo na ang mga katabi mo ay mga anghel. Ipahayag mo na ang mga anghel ay pinosti ng Diyos sa lahat ng lansangang daraanan mo. Kaya mawawala ang takot mo sa iyong paligid. At pagdating mo sa bahay, mamaya itaas mo ang kanang kamay mo at sabihin mo, Diyos ko salamat at pinagpala mo ang aking bahay. Amen? Tapos mamaya, pumasok ka sa mga kwarto mo at sabihin mo, Panginoon, salamat sa mga kayamanang sinabi mo sa Proverbs 24, 3 and 4, na ang iyong ipinapahayag ay gagawin ng Diyos at pupunuin niya ng kayamanan ang mga kwarto mo. At ang unang kayamanan, sa bawat kwarto mo, ika'y makararamdam ng kapayapaan at antok kapag ikaw ay matutulog na. Hello? So yun ang mga unang pagpapala. At pag ikaw ay malusog pagising mo, iba na naman ang ilalagay ng Diyos sa iyong isipan at dadalhin ka ng kapangyarihan ng Diyos kung nasaan yung kayamanan mo sa maghapon. Ito po ay buhay na isinasabuhay. To say, another meaning of pronounce is to say or speak correctly. And then announce. So pronounce, announce, and demand. Announce means to make known publicly. To give notice of the arrival. I now announce, hallelujah, the arrival of my blessing. Hello? Tanungin mo ang aking asawa kung isinasabuhay ko ito hindi. Isinasabuhay ko ba? Amen. Isinasabuhay ko ito. Kaya nga po, ang latest. Dahil pag kami po ay nagbayad, walang pondo ang cheque. Mura lang naman yung cheque, 500,000, 300,000. Aba ay hindi po ipinahihiya ng Diyos yung cheque dahil kanya yung cheque. Napupunuan. At kung saan-saan dako, pag wala sa Pilipinas, may darating mula sa ibang bansa at pinupunan ng tao yung pondo. Ay paano ka naman hindi magtitiwala sa Diyos? Kaya ang hamon ko sa inyo, araw-araw,
magtiwala ka sa Diyos. Pronounce, announce, and then demand. Ang demand po ay urgent, pressing need. Kaya pag nanalangin ka, may bayaran ka halimbawa sa makalwa, Panginoon, sana naman pagpalain mo ako. Pakikinggan kayanan Diyos sa sana. Ang alam ko lamang sana ay husana. Ang sana po ay double-mindedness. Nawa, pagpalain tayo ng Diyos. That is double mind. Tatayo ka sa salita ng Diyos kay Jesucristo. Nasa akin na ang lahat ng espiritual na pagpapala kay Jesucristo. Pinagpala na ako bago pa ako maging tao. At yun po ang katotohanan. Yun po ang nasa Biblia. So demand urgent pressing need to ask for with authority. I need this money in the name of Jesus. I demand. Basta tama po ang iyong puso. Then another meaning ng demand, to ask earnestly or in the manner of a command. Divine success is that you will be contented, fulfilled, and satisfied. Kaya nga po, ngayong gabing ito, gawin mo yung iyong narinig for your family, for your ministry, for your business, for your finances, for relationship, for your health. At unawain mong mabuti, ikaw ay iniibig ng Diyos. So tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama, kami po ay nagdidiwang dahil ipinagkaloob mo sa amin ang buong pagkasiwalat ng mensaheng ito, now, prosperity and success. Now moment of prosperity and success, at maranasan po ito ng bawat isang anak mo na naririto at makita ang kaibahan nila sa kanilang paligid. Sila'y ibang-iba, sila'y angat kaysa iba, at ang level ng iyong pag-aangat sa kanila ay tuloy-tuloy. Maganap at mangyari ito sa lahat ng sisigaw ng Amen. Amen! Purihin ang Panginoon. Ang Greg Durante Ministries ay malugod po kayong inaanyayahan sa ating pagdiriwang ng 29th na taong anibersaryo sa darating na April 21, 2016 sa ganap na alas 6 ng gabi sa ballroom ng Crown Plaza, Ortigas, Pasig City. Tayo po ay magkakaroon ng sacrificial banquet dinner na may ticket price na 2,500 pesos. Ang inyo pong ambag at kontribusyon ay kapaki-pakinabang upang tayo'y manatili sa himpapawid at mapakinggan ang mabuting balita. Para po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0922-820-9865, 0922-820-9865, o sa telepono bilang 723-8752, 723-8752. Huwag na huwag po ninyong mamiss ang espesyal na event na ito para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. See you there! God bless!